Pansinin mo, daming puno. Di ba? Daming puno. So, it serves as a windbreaker. Oo. Nagpapalamig din. Itong mga to, na-harvest nung Sabado, na-harvest nung Sabado pala ito. Ito nung Wednesday. So, piniprepare. Ito ang power room. Andito ang mga blowers. Yan ang nag-guarantee ng kwan. Aeration. Ng aeration, o, aerator. Tapos dyan ang kwan, naka-draining system na tayo. Kaya madali maglinis. Naiipon, pinapaikot mo yung tubig. Yung dumi niya naiipon dun sa toilet. Ah, so twice okay. A day, mag-release siya ng tubig. Yun nga, about 10% nung kwan. Kaya napaflush yung ano? Napaflush. Dumi. Lagi napaflush. Yan naman, buddy, yung kano, yan. Yung luno, yung nagpapalit sila ng balat. Mm. Kasi habang lumalaki sila, nagpapalit sila ng balat eh. Mm. Kapag nakikita mong nag-pan, yun balat lumaki yan. Na naman siya. Oh, balat nila yan. Yung pinagubaran nila, no? Oo. Nag-molting. Molting. Tapos may ikot na yan doon. So, yung draining system natin, gravity na lang. So, tapos treatment facility natin doon sa baba. Nakita mo naman kung gaano kalinis yung nire-release natin sa ilog. Kasi yan ang triple bottom line ko eh. Three P's, people, planet, profit. Dapat magkakasama yon. Makatao, makakalikasan, may kita. Tatlong K din yon. Kapwa, kalikasan, kita. Ito katatapos lang i-harvest. Harvest, oh, na-harvest natin yan. So, preparation, linis ulit, dinisinfect na yan. Binabaran na yan ng chlorinated water kahapon. Mm-hmm. So, ngayon, ibabrush na lang yan mamaya bago ipunan ulit ng tubig. Clean water. So. Mm-hmm. Ito ang happy place ko. Every morning, nandito ako, buddy. Itong view deck. So, igaguide kayo ng ating mga fund aides and technicians. Si John, isa sa mga technician yan. So, tutuwan kayo paano mag-gun para makarami. Mm. Dahil tigi-tigi sa kayong agis, pag wala kayong agis, wala kayong uwi. Kaya kailangan galingan nyo. Agagis yan. So, prior, ituro muna sa inyo yung basic. Tapos bago doon sa kon, ha? Okay. Sige. I'll leave you kay John. Sige, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Medyo matagal-tagal po natin hinintay, but finally, na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Tuturo ko muna sa inyo, sir, kung paano yung pag-handle natin. So, dito muna tayo sa baba. Okay. So, ang pag-handle natin, sir, ito po yung lock. So, lock. Opo. Kasi pag hinagusto po siya lahat, so, ito po, isihigpit siya para hindi siya mahulog. Okay. Hindi siya sumama. So, ganyan po siya yung setup. Sasamsamin mo muna. Okay. Yan. And then, hahatiin nyo po siya sa gitna. Okay. So, ganyan po yung paghahawak. Then, itong siko natin is naka-ready, nakaliko. So, yan po yung kukuha sa kanya. So, bali tatlong ano po siya, hati.
So, dito nyo po siya hawakan, yung isa. Then, itong isa is dito naman. So, bali tatlong pattern po yan kasi. Ah, okay. Yes, sir. Then, yung pag-agis niya, swing lang. So, swing hindi mo po lang. Siya masyadong malakas. Sakto lang. Opo, sabay-sabay po siya pag-agis. So, pag-agis nyo, ganyan lang. Yun. Okay po. So, subukan nyo po. Okay. Okay. Then, pag-hagis po niya, is ganyan. Mamilis ganyan. Then, hagis po ganyan. Dito lahat. Swing lang sa swing. Ay, mali. Mali po. So, bibitawan nyo po talaga lahat. Lahat bitawan. Okay. May hindi ako nabitawan eh. Lahat bitawan. Okay. Okay po. So, talikod po kayo dito. Pag-ito. Ayan. So, pag-hagis po siya. Well, ayun. Yan na. Yes, sir. So, perfect na po siya. Okay. So, ready na tayo sa taas, sir? Okay. So, talikod ko, sir. Open nyo po yung paa. Okay po. So, ganyan. Pagka ganyan nyo po, isbitaw nyo lang po talaga siya dito lahat. Sige. Okay po. Ay, taka nalalaglag. Okay po. Okay, 1, 2, 3. Ayun. So, magandang hagis po siya. So, pag lumubog na po yung ring na dilaw, so pwede nyo na po siya hilahin. Nakalubog na ba? Okay na po. So, medyo bilisan nyo lang po yung paghila. Dami ah. Wow! So, then ito sir, ilahin nyo lang po yan pataas. Okay. Then, i-release nyo po siya ito. Okay po. Habang inilan nyo po siya, pinapagpag nyo po. Ayan. Malalaglag siya kusa. Nahulog na po siya ng kusa. Medyo angat nyo na sir. Mabigat na. Opo. Teka. Wait game. Okay. So ito po kasing pabigat niya or your sinker is mayroong total of 2.5 kilos. Okay. So nakakangawit po talaga siya kapag... Okay. 1, 2, 3. Then ito sir, release to po siya. Ayan. So ito po yung nahuli ko. Diba? Ayan, ngayon naman, gagawin ni Sir Iggy. Gagawa siya ng sashimi na shrimp. Ito yung hinuli natin ngayon. As in, kahuhuli lang. Yeah. Ito so, pa yan, sir, no? Boiling water para hindi tumalon kasi buhay pa sila. Oo. Boiling water. Ayun, nag-orange lang. After that, ay, lipat na sa malamig na tubig. Hindi mo kasi siya lulutuin. Para hindi siya maluto talaga. Hindi siya maluto, oo. Pinatay mo lang siya sa boiling water, balik na siya dyan. Alright. Ayan. Sai. So, nabad lang siya sa malamig. Tapos, prepare tayo ng sausawan. Mahilig ka na masanghang. So, yes, sir. Maraming wasabi. Favorite wasabi mo yan. Wasabi. With light soy. Pero first time akong makaka-experience ng hipon. Yeah. Durugin na natin ang kwan. Mix na natin ang wasabi. Naamoy ka na. Mm-hmm.
Right. So ito yung example ng paggawa yung, ng yung sabi mo sir na first class, anong term mo kanina? Premium shrimp. Premium na sashimi. Brown na brown ang kwan, no? Hindi black. Madali nang balatan yan. Sumasama na yung balat sa yan. Yun. Isa. Twist. Hila. And take off the shell. Kaya natin siya linagay sa mainit na tubig para mabilis matanggal yung shell. Yes. Oo. Ele, close up mo yung ano niya, yung vein anong niya. Tawag niya, sir? Yung vein? Oo. Brown na brown. Membrane. Yan, hindi black. Yan. Yan, oh. Dali balatan, ano? Mm-hmm. Yan ang presentation natin ng kan. Plating. Ano? Brown na brown. Light brown. Hindi ba kasi black? Black soil. Ah, kaya black yung iba. Mm-hmm. Kasi galing sa soil. Mm-hmm. Nakakain niya yung soil. Mm-hmm. Sir, tikman na natin. Tikman na. Okay, tikman. Tikman na natin. So, first time ako makaka-experience ng sashimi na shrimp. More than fresh, they're alive. Sarap. Matamis. Yes. Walang lansa. Mm. Isa pa. Imagine mo, wala nang refresh dito. Premium siya inalagaan. Tapos kauhuli lang natin. Wala pang 5 minutes. Kinakain na natin. Okay. Top. Premium talaga, no? Oh, try nyo. Lahat, kumain at matikman nyo. Sige na. First in its kind. Mas masarap to kaysa sa ano, niluluto. Sa, oo. Oh. Mas masarap. Yan ang lutong-luto. Saka very healthy ang shrimp. Huwag lang yung ulo. Pero yan, alam mo, rich in selenium, minerals. You can go wrong with fresh shrimp. Sarap. Sarap, no? Alam mo yun, hindi ko magsasawa. Ulit-ulitin mo siya. Eh, ilig rin kayo sa wasabi, ah. Yes, sir. Gumuguhit, di ba? Pero mas lalong lumalabas yung tamis niya. You have never tasted this before, no? First time. Sarap. Gumuguhit yung pa. So, yung mga kaibigan natin po, kung gustong maka-experience ng live shrimp serve, pwede sila sir pumunta rito. Meron naman po tayong mga staycation facility. Ang gaganda. Ang gaganda yung cabins natin. Ito sir, yung perfect farm. May experience sila yung farm na maganda, pero magandang accommodation. Hindi yung farm, tapos
pinagpapawisan ka pag natutulog ka kasi mainit. Ito, air condition lahat ng room natin. Air condition. Perfect. Oh, kahiyan pa. Palaging may jahe po sa Pinoy. Baka matusok na ito. Very Pinoy. Bob, finish. Sir, busin mo na. Taming dalawa, buds. Yeah. Yung mga gustong mag staycation, sir, paano sila magbubuk? Mayroon tayong website, ayafarmandresort.com. Doon din sa page natin, Palaya Shrimp Farm. Palaya Shrimp Farm. Pwede silang mag-book doon. Sir, may phone number na pwede silang tawagan. Yeah, may phone number doon sa page. Okay. Mamaya, provide you with the... Sige, sir. ...info also. Pwede mong ilagay sa... So, yun. Nice. Yeah. The experience, we call it Dala experience. Dala is a local term for Kasnet. Magdala ka dyan, magdala. So that's, Dala we offer Dala experience. By the way, every day naman, pwedeng mag-day tour dito. Our day tour fee is 500, pero it comes with lunch. Oh. May, kung ano yun, may two dishes na shrimp dish yun, mamimili sila. Ay, Kilawin, you haven't tried, no? Parang ganyan din, mas sarap dyan. Kilawin is for the win also. Sobrang mura yung kay Manny. Oo, nakaka-tour na sila. Plus, they can do Dala. Oh, of course, they have to pay the catch. No? Yun lang naman. Parang pick and pay, kumbaga, catch and pay. Catch and pay, catch and pay. Oh. But they can experience sa Palaya Shrimp dito at for only 500 with free lunch na yun. Nice. Pag ano naman, sir, pag overnight, ano overnight, we have, hindi, may promo nga kami ngayon. Meron kaming 4 cabins na good for 2 to 6 up to maximum 6. Meron din kami 4 groups na 8 to 12. Okay. So different kanyan. So from I guess from 4,000 to 16,000 depende sa size ng ng cabin. Saka number of people. Sir, pag subscriber, bibigyan ba natin ng discount? Lahat ng subscriber po ni Buddy. Discounted. Ayan. May voucher tayong ipoprovide kay Buddy. Ayan. Anytime, pwede kayo pumunta rito. Yes. Experience the best shrimp there is. Yeah. We want to be the quote-unquote Starbucks of shrimp. Wow. Yeah. Sabi nga, Buddy, kung may market ang Coffee Cones Cafe, may market naman ng Starbucks at Coffee Bean. May yung marami din palaging kung Pilipinong meticuloso sa hipon. Ayaw nilang nangangati sila pag kumain ng hipon. Premium talaga. Premium seat. Pinagsikapan talaga namin ito. In fact, yung palagi ko sinasabi sa mga sa team na kaya na ba nating ipagmalaki? Taas doon ba tayong this is the best shrimp that you can ever get? This is the best. Sir, lumibot na ako ng lahat ng napakadaming shrimp farm. Walang amoy. Wala kang amoy. The best to. The best. Thank you. Nakaka-impress. Thank you. Sobra. Salamat. That's what we want. And kung tuloy-tuloy to, sir, yung kung ngayon, napag-iwanan tayo ng Vietnam, kaya ba natin abulin yan, sir? tall order, no? 70 against, nasan sila? 453. Bumaba nga sila, no? Tayo, 70. Start muna tayo, first goal, 220. Wow, ma-provide lang yung kailangan ng bansa. At least 220 ito. 220. So, we need 150 companies like us to produce to 1,000 lang ito. Oh, 150. And I'm very much willing to transfer technology kasi and inspire them. So, please do come. Yung pong gusto na pumasok sa larangan shrimp ng paghihipon, pasel po kayo para makakuha ng inspiration dito and matuto ng technology. Welcome po kayo. Lapit lang po kayo kay Buddy. Sasamahan kayo dyan. At, one po, welcome po talaga kayo. I really want to encourage our kababayans na medyo mangarap na tayo ng medyo mataas-taas, wag yung puro backyard na lang, no? It's about time. It's about time. Technology based. Ang napakaganda po, nakita niyo napakababa nung tangke natin. Ang dali magpakain. Very manageable. Madali rin mag-harvest. Mabilis mag-harvest.
controlled. Ang pinaka-importante sa lahat, predictable. Alam kung mo ilan na. Yung hinulog mo, alam. Alam mo na ang kikitain mo. Hindi kagaya dun sa traditional na nananalangin na wag mapeste, oo, wag na, mag-harvest na lang eh. Mag-harvest na lang bukas. Ngayon, nagbagyo. Ito, very much predictable. Predictable. We know the numbers. Eh. So, meron tayong... At ganun dapat pag nagninegosyo ka. Dapat alam mo. Yes. Mapipredict mo dapat. Correct. Hindi yung at the mercy ka, hindi yung nananalangin ka lagi na sana. Baka. Tapos magyayakapag kayo ng partner nyo. Bawi tayo sa susunod. Dapat. Sir, gusto ko lang ano, pag-usapan natin yung buhay mo. I heard you have a humble beginning. Yeah, oh, ang ganda rin ng storya ko. Kagaya ng istorya ng maraming Pilipino. Mm. Of course, financially challenging talaga nung mga panahon na yon. I was born in Boracay, the island of Boracay. Oh, beautiful island, pero way back, walang masyadong opportunity doon. So, nag-migrate ang pamilya ko dito sa Manila, QC, Quezon City. And alam mo naman, prom D, so wala rin masyadong kwan, until yung father ko ay nabigyan ng chance kasi magaling siyang magpatrabaho at mabuting tao naman. Kaya nung nabigyan siya ng kontrata, naging kontratista siya. Bigyan siya ng maraming kontrata sa Emma Palico, Pasita Complex. So nagtelegrama siya sa bayan namin kasi dati siyang barangay captain sa kwan. Sa Boracay. Oh, na-experience namin yung isusubo na lang, isasaing na lang pag hiningi ng kapitbahay. Ibibigay pa. Kaya nga ang kwan eh, sabi ng mama, ano ba yun, kabaitan o kayabangan? Hindi, ayaw mong mapayasa. Pero mabait talaga yung, mabuti talaga yung papa siya ng bayan, yung papa ko. And way back, no, nung 80s, eh, ay, ang ganda ng aming naging buhay. Kasi 80 employees yan, umagawa ng pan. So, contractor nga siya. Pero, tinamaan siya ng cancer. Pancreatic cancer nung 1985. Nagsimula siyang ma-hospital ng February, namatay siya ng September. That year, same year. Bilis kumalat yung kanyang, kasi hindi ma-diagnose ka agad eh. So, he died. So, nawalan ako ng kan, kasi naubos sa pag-o-opera niya. Yung lahat ng pera, napunta rin sa pagpapagamot. Pagpapagamot. Mula sa Capitol Med, sa isang maliit na private hospital sa QC siya namatay, kasi naubusan talaga kami. And I end up, nakakuha pa naman ako ng scholarship sa PLM, pero since wala akong pamasahe, ang hirap naman lakarin yung Project 8 at saka Intramuros, dulo ng QC at saka dulo ng Manila. Ay namasukan ako, pahinante ng soft drinks, tapos talaga? Naging janitor ako ng isang school. Anong school? Isang private school sa Dituason. Yung school na yun, eventually, pinag-aral ako. Nung nakita niyang nilang nag-struggle ako. Tapos, parang somehow, during our meetings, minsan pinagsasalita nila yung mga staff. Nakakita sila ng potential that I can teach. Medyo bata ako, modulated yung boses. So, sabi niya, na-encourage nila ako to shift from civil engineering. Nag-civil engineer kasi, natuwa ako dun sa engineer na nagbigay ng break sa father ko. Naging idol ko yung engineer na yon. So, sabi ko, I want to be civil engineer someday. Pero yun nga, nag-struggle ako kasi ang liit lang ng sweldo ng janitor. Tapos, yung school nag-offer, we will pay for your tuition fee provided mag-education ka para pag-graduate mo, makapagturo ka sa amin. Sa kanila. Kasi growing consulate. So, I took it, no? Nag-BSE math major. Nag-shift lang ako sa math, BSE math. Para makapagturo ako sa secondary. And I graduated 1992. So, nag-turo ako sa kanila from 1992 to 1997. Sinuklian ko ng 5 years teaching yung scholarship ko. Board passer naman ako that year pagka-graduate ko. Nag-exam kaagad ako. So, binigay sa akin ang graduating class, grade 6. So, I'm teaching grade 4 to 6 for 5 years. Pero reality sets in, mahirap pa rin, alitang ng sweldo. So, teacher ako sa umaga, nag-tutor ako sa hapon, dyan sa Grace Christian High. Tapos, kulang pa rin. So, teacher ako sa umaga, tutor ako sa hapon. The second year ko ng pagtuturo, nagtinda ako ng balot sa gabi kasi yun lang ng oras ko eh. Balot sa gabi? Balot, oo. Oh. Meron akong nakitang brand na, praise God, balot ni Hagad. Parang, ang cute ng balot niya eh. So, nalagyan niya ng verse. Anyway.
nagkukan ako doon. So, pinapa-prepare ko na sa, bago ako dumating sa bahay, pinapa-prepare ko na sa wife ko na ilaga yung balot. Kasi sa kanto ng Project 8, yung kwan dyan, administration street sa Project 8. Meron akong isang lamesa dyan. Titinda ako ng balot. Babaan yun ng mga pasahero sa jeep eh. So, I'll stay at 11 to 12. Maubos yung 150 pieces na balot kasi may piso ako sa isang balot eh. Kaya lang, pag nabasag ka ng pito sa isang gabi, yun, malaking bawa. So, yun, yun ang naging lifestyle ko. Teacher ako sa umaga, tutor ako sa hapon, balot vendor sa gabi. Buti lang, I read a book that says, if you want to change your lifestyle, you have to change what you do. Because it is insanity to expect different result while doing the same thing over and over again. So kung magtuturo ako sa umaga, magtutor ako sa hapon, at magtitinda ako ng balot sa gabi, ginawa ko na ito ng apat na taon at wala akong ipon, eh kabaliwan na asahan ko magbabago yung plan ko kung nananatili ako. So I've learned the trades of marketing. I sold insurance. Naghahanap ako ng opportunity, network marketing, and yung principle sa business, dyan natutunan ko sa network marketing. And one of the partners back then, no, ay nagkuna ko, Isho Genki pa nun eh, sila Chinkitan, Joey Bonifacio. Eh. Pero I got really good mentors. No? And yun, the trade of selling, the skill of selling, especially sa insurance, ang hirap magbenta ng insurance. They're selling paper and promise. And so yun, na-hone yung aking selling skills. So naging elite ako sa Insular Life and elite agent, enhanced life insurance training. Nag-graduate ako dyan. And I started my own direct selling company way back 2010 because may na-identify ako na problema. Madumi ang hangin sa Pilipinas. Third tayo, outdoor. Indoor, second. So, naglakas loob ako. I borrowed some money. I went to Hong Kong to attend expo ng mga air purifier. Sabi ko, I'll develop an air purifier. So way back 2010, nag-develop ako ng 4-stage air purifying system with ozone generator na nagsasanitize naman ng pagkain. Natutunan ko rin na madumi yung mga gulay, prutas at gulay kasi medyo pag magandang itsura, loaded ng pesticides and herbicides, no? So yun, so nakagawa ako ng nakagawa ako ng equipment na naglilinis na ng hangin, naglilinis pa ng pagkain. What's the name of the brand name? Uzin. So kung makita ka ng mga sa 5-star hotels, lahat may Uzin. Solaire, Okada, kasi ang galing niya maglinis ng ng hangin, no? Tapos nilagyan ko nga siya ng isa pang equipment, generator, kinumbine ko yun. So air purifying system siya with ozone generator. I think ako lang yun merong ganun sa Pilipinas. Kasi mineri ko yung dalawang, supposedly, dalawang appliance. In one. Oh. And the rest is history. I was able to get several agents, so direct selling yun. No? So dito ako nag-start, umaman? Diyan ako nag-start. Umaman? Magkapera. Okay, magkapera. Oh, nauna naman akong umaman bago ako sige, magkapera. Sige, sige. Okay, sorry. So yun yung palaging sinasabi. Kaya dyan ka na unang nagkapera. Pera is a result of mayamang pagkatao, mayamang pag-iisip. Okay. No, so, nakakaisip ng solusyon sa bawat problema. Uh-oh. Yung iba kasi nakakakita ng problema sa lahat ng solusyon, pero tayo, it's different. Magkaiba yun, no? Magkaiba yun. Tayo, humahanap ng solusyon sa lahat ng problema, may solusyon. Uh-oh. Hindi yan problema pag walang solusyon. Lahat ng problema ay solusyon. So, it's always like that. Palagi akong naghahanap ng problema ng bansa natin. The bigger the problem that you can solve, the bigger the opportunity. Right. And nakaka-excite yung bansa natin kasi ang daming problema. Yung iba, nadi-discourage sa bansa natin kasi ang daming problema. To real entrepreneurs, nakaka-excite ang bansa natin kasi ang daming problema. Ano i-develop mo sa developed country? No. Ito, underdeveloped, developing, so let's develop. And let's really intentionally find solution. If money is not an issue, what you want to do in life? And ang belief ko, buddy, provision
that we are always looking for provision is two words, provision. So start with the vision. What is your vision? Because provision is for the vision. It will come. It will come. If you are passionate enough, people will see you. And marami rin namang resources ang bansa. Maraming nakatagong pero nasa savings. We are a saving nation. No? Pero we are not investing in that. So, if you have a really good project that would provide profit in the future, people will feel that and will see that. So, kailangan lang, again, yung sinasabi natin kanina, do you offer a legitimate solution? Because legitimate yung problem. Obvious eh. Back up with science, batas, no? Law of supply and demand. Tayong may pinakamahal na hipon sa Southeast Asia. Dahil, tayo yung pinaka-unproduct. Maliit. Pinaka-maliit. So, sir, lahat ng ginagawa mo, lahat ng business ventures mo, naka-anchor ka dun sa magsusolve ka ng problema? Yes. You really need to solve problem. Yan ang totoong negosyo. You're not there just for money. Money is a result. Resulta yan. Tell you, focus ka sa problema, resulta yun. Resulta yun. Again, the bigger the problem, the bigger the opportunity. And kayo ay malaking tulong to spread the message na ang Pilipinas, panahon na seryosohin natin ang food production. Kasi given na we are naturally caring people, gusto ng ibang bansa pumasyal dito. Ang ganda ng bansa natin, beautiful beaches, one of the best in the world. Destination natin, magagaling. Pagkain lang. Doon tayo tinatalo ng ibang. So salip na sa Pilipinas, kapag equally beautiful yung lugar, eh ang sarap ng pagkain doon. Doon mas marami. Saan doon sila pupunta? Okay. Sir, but eventually, Sir Gee, from the purifier business, no? Then nag-venture ako sa Tanay sa Farm. Tanay Farm. The Dragon Food. I made something. I sold my property in Boracay, and I talked to several friends. Sabi ko, let's venture into food production. Okay. Dragon fruit because, una, high value. Okay. Hindi yan 20 pesos sa kilo na talong or kamatis. It's 100 plus per kilo. Sunrise industry dito kasi. Although, ang challenge din, hindi pa develop ang taste buds ng Pinoy. Okay. Hindi pa siya masyadong kinakain. Pag nakahanda ang mangga at pakwan at dragon fruit, baka unahin yung less mangga. Less yung dragon fruit. Okay. Eventually, nade-develop naman ang taste buds. No? And yung health benefits niya, very rich in antioxidant. So, tapos, tinayuan ko ng mga staycation, ginawa akong activity area. So, tree planting, horseback riding and all. So, destination din ang Tanay. Dahil paniniwala ko yun, buddy. Contribution ko yun sa lugar na lagi kong i-develop. Ang lugar na binibisita ng turista, somehow umuunlad. That's the reason why I'm creating facilities na tourist-friendly. Kasi ulitin ko, ang lugar na binibisita ng turista, umuunlad. Doon sa Tanay, pinupunta na rin, even the Europeans. No? Just last week, ang pumunta doon, 60 students from Singapore, nakita lang kami sa website, you know, nag-aral ng natural farming dito sa atin. So, and natutuwa naman ako, na-appreciate din naman ang mga kapitbahay natin doon, sir, mula nung pumunta kayo dito, dumami na yung nagpupunta at nakakapag-gawa sila ng ibang staycation bandon, program. So, dito rin, of course, nung pandemic, talagang yung mga tao dito, halos isubo sa yung lupa nila, bilhin mo na lang kasi parang nawawalan sila ng hope. They want cash na dyan sa bangko. So, to be honest, nakuha ko talaga ng mura. Hindi ngayon, with this facility and all, hindi ko bibitawan sa 2.5 ito per spare. Wow. Na-convert ko na ng commercial. I got it less than 200, by the way. So, 21 hectares. So, nagpapasalamat din yung mga kapitbahay ko kasi tumaas. Yung value. Dati 800,000 lang yung lupa niya. Ngayon, nabili ng 2.4 kasi katabi daw ng palaya. Pasalamat ng pasalamat na triple ang kanyang wealth. And
Yung mga dating nagbebenta sa akin ng beachfront na ng mga 1,000 lang, ngayon hindi na mabitawan ng 3,500 to 5,000. For only 3 years na one. Nag-build ako, buddy, 2020 October. Okay. Kasagsagan ng pandemic. Pandemic. Oo. December. February 2021, nakapagulog na kami. Nakapag-harvest na kami. Yes. At nakakagulat, mas lalong, nung pandemic, mas lalong lumaki ang consumption. Hindi naman totoong nabawasan eh. Yung food production, kasi natutong magluto yung tao. Lumipat lang naman siya ng pagkain, yung kainan niya dati sa restaurant. Siyempre, magtitipid, 100 grams, 200 grams. Nung natutong magluto sa bahay, 1 kilo, 2 kilo. Natutong mag-deliver, mag-online, yung online selling. Doon sa record ng CP, which is part ng Quanah Stream, tumaas pa yung demand ng 14%. Well, namatay yung ibang negosyo, yung high value na niluto ni chef. Kasi wala nang restaurant eh. Sarado eh. Pero yung pagkain sa loob ng bahay, lumaki. Yun, lumaki. Daming naging online market. Alam mo na, lumaki daw ng 14% yung consumption ng hipon. So nagulat kami, laging ubos din yung kanami. So, pandemic proof. Ang pagkain kasi hindi hintong kumain ng tao. Eh nagtabahan nga yung mga Pinoy na natutong magluto. Di ba? So, napaka-presko ng hangin. Walang amoy. Nakakantok nga yung hangin, no? So, walang... from the Tanay Farm, pumunta na dito, and, marami ka pang businesses. Yeah, oh, meron akong yung of course yung direct selling company ko, yung Palaya Corporation. Andun pa rin. Andun pa rin. O yung gustong magnegosyo ay pasalo kayo sa 316 Spark Place. Iniimbita ko, ibibigyan ko kayo ng libreng negosyo, no? Halos sa capital free business, no? But I'll teach you the skill of doing it. And then nung nagtinatayo ko to, since frustrated civil engineer nga ako, alam mo naman na gusto kong maging engineer, kaya lang. So I put up a construction firm, Palaya Construction and Development Corp. Pero nagsimula yan sa dalawang engineer na lumapit sa akin. Sabi niya, ayaw ka naming kliyente, sir, gusto kong maging kapartner ka namin. Mga batang engineer, mga 28 to 33 licensed civil engineers, no? And so we incorporated ourselves, no? Tapos so yan, eh, mga project kami dyan sa San Felipe, dito rin sa Zambales, Cavite, and several. Ang nagpapatakbo nun yung general manager ko, si Engineer Sam Enriquez. Sam, thank you. So, lahat naman ang tinatayo ko, merong champion. Okay. Si Ruben is the champion. Yung nag-connect sa'yo, si Ruben is champion sa Palaya Corp. Sa direct okay. selling. He's good in presenting, building the business, at saka si Ma'am Shine Viado. Sila ang champions doon. So, lahat ng nakikita kong, nagtayo din ako ng, although magsisimula pa lang, Palaya Alternative Power Solution. Oh, wow. So, that's a solar and wind. So, basta alternative power solution. Na meron din dalawang engineer dyan na mechanical and electronic communication engineer na they are sourcing alternative power. Basta alternative clean power. Be it solar, be it hydro. Open sila dyan. Anong sekreto mo? Ba't nagagawa mong magpadami ng negosyo? Paano mo yan inahandle? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.